Alright mga idol, welcome back again sa ating YouTube channel. Today's recipe ay yung anak kong dalaga ay gumawa siya ng graham fruit cocktail with sliced bread. So ito yung kanyang recipe. So sabay-sabay natin panoorin mga idol kung anong mga kailangan at kung paano siya gawin. Ayan, may pinagmanahan yata itong anak kong dalaga eh. Kasi mahilig din siyang gumawa ng mga kung ano-ano. So ang una natin gagawin, pagsasamahin lang natin yung dalawang lata na condensed milk at saka dalawang lata na ating all-purpose cream. Ayan. So nakikita nyo naman yung kanyang ginagawa, no? Pagsasamahin lang natin yan. Once na pagsama natin yan, i-mix natin siya ng maayos para talagang mag-well incorporate yung ating dalawang ingredients na nilagay. Yung ating condensed milk saka yung ating all-purpose cream. Alright, pero mas maganda sana yan kung nilagay natin sa freezer yung ating all-purpose cream. Pero okay na rin yan. So after natin mamix yung ating dalawang flavor or dalawang ingredients mga idol, ililayer naman natin ating graham biscuit na talagang ingredients natin. Ayan. So ililayer nyo lang ng maayos para mas maganda siyang tingnan at para syempre naman ma-occupy niya talaga yung pinakailalim ng ating tray. Alright, so once na i-layer na natin yan mga idol, ilalagay naman natin yung ating sliced bread sa kanyang ibabaw. So eto, ngayon ko lang nakita itong ganitong recipe. Pwede pala yan, yung meron siyang sliced bread. Tapos once na ilagay nyo ng sliced bread, maglalagay naman kayo ng yung mixture na ginawa natin, yung condensed milk saka yung all-purpose cream na pinagsama. Ayan, ito toppings natin. So kailangan i-scatter nyo siya ng maayos para malagyan lahat ng part ng ating ating sliced bread saka yung graham biscuit. Okay, so uulitin lang natin yung process mga idol hanggang sa maubos natin yung ating biscuit saka yung ating gatas. Alright, so eto, napakadali lang na gawin at meron na kayong masarap na merienda. Kasi normally ang ginagawa dito ay mango, di ba? Pero eto, sa recipe ng aking anak ay fruit cocktail naman ang kanyang ginamit. Saka meron siyang eto, sliced bread nga, di ba? So mukhang masarap ang recipe ng aking anak. Okay, ako pa naman mahilig sa mga matatamis. Kaya siguro mataas ang aking blood sugar dahil mahilig talaga ako sa mga matatamis sa pagkain. So ayun na nga, inulit lang natin yung procedure ng ating graham fruit cocktail with sliced bread. So ngayon lalagyan ulit natin ng dyan sa kanyang ibabaw mga idol. Ng sliced bread katulad ng unang ginawa natin. Kaya nga nang sinabi ko, napakadali lang gawin na ito at meron na kayong masarap na merienda ng buong pamilya. So try nyo rin gawin to mga idol, baka magustuhan nyo rin. Pero I'm sure masarap tong mga ganitong pagkain. Alam mo naman mga tao kapag matamis, maraming mga mahilig sa matamis, no? So isa na ako doon sa mga mahilig kumain ng mga matamis na pagkain talaga. Especially mga ganyang recipe, mga salad, yan, mga fruit salad, mga ganyang mga pagkain. Macaroni salad, basta mga salad na mga tatamis at yung mga ganitong mga recipe, mga graham, yan. Gusto ko yung mga ganyan. So iayos nyo lang ng maigi guys yung ating yung bread saka yung ating biscuit. So ayun na nga, ayan. Lalagyan ulit ng topping sa ibabaw. Once nagawa natin yan, maglalagay tayo ng sa kanyang ibabaw. Yung, alam mo yung graham biscuit na dinurog. So yung itatoppings natin para mas maganda siya tingnan. Alright mga idol, ayan. Stay tuned lang kayo dyan. Ayan yung aking anak . Ganda . Dalaga na yung aking anak. Ang bilis talaga ng panahon, imagine. Hindi mo talaga mapipigilan ng mga bata na mabilis lumaki. Lalo na kapag wala ka doon.
Hindi mo namamalayan ang lalaki na pala ng mga anak mo, no? So, eto na nga, alam mo yung Graham na dinurog. Yan yung itatoppings. Tapos, after na ito, itatoppings naman niya yung kanyang fruit cocktail. Na yun talaga yung ano, yung talagang extra ingredient. Pero meron nang mga gumawa na ito, yung katulad niyan, yung fruit cocktail sa ibabaw o yung nilayered nila yung fruit cocktail. Pero eto naman, ang nilayered niya ay yung sliced bread tapos toppings lang yung ano, yung fruit cocktail na nasa lata. Gana picture ano ba? So, mukhang napakasarap at napakadaling gawin. After natin ma-prepare ito, mga idol, i-refrigerate lang yan para mas masarap kasi kainin yan kapag kamalamig. Di ba? Talagang dessert na masarap. Masarap talaga ang dessert kapag kakatulad yan, matamis tapos malamig. Oy, sarap. Alright, mga idol, so yan yung recipe ng aking anak. Ang kanyang Graham fruit cocktail with sliced bread. Ayan, no? Fruit cocktail yan, mga idol, yung nasa lata. Yan yung toppings niya. Tapos yung mga natitirang gatas, ayan. Ilalagay din niya yan sa ibabaw para mas maganda tingnan. So, palalamigin nyo lang yan ng mga, no? Siguro mga maximum 2 hours. Malamig na yan at pwede nang iserve. Ayan. Pagsaluhan na ng buong pamilya. Masarap yung sabay-sabay kayong kakain ng mga ganyan, mga masasarap na pagkain, di ba? Tapos sabay-sabay kayo, tapos kwentuhan, alam mo yun, kwentuhan, tawanan, hanggang sa di nyo namamalayan, ubos na pala yung pagkain na pinagsasaluhan ninyo, di ba? Especially kapag may mga, ano, no, mga anak pa kayong mga maliliit, maganda yung mga ganun, nagkukwentuhan kayo habang kumakain ng mga dessert, merienda. Ayan, no, napakadali lang kahit mga anak ninyo or kayo pwedeng-pwede niyong gawin 'yan at napakadali. Hindi mo kailangang magsukat-sukat ng mga ingredients. All right. Ako kasi ano lang, 1:1. Ibig sabihin kapag ka isang condensed, isang all-purpose cream ang nilalagay ko. So, para sakto talaga, para mag-blend talaga 'yung kanyang lasa. Hindi siya ganoon katamis, hindi rin siya ganoon katabang. So, perfect yung kanyang combination talaga kapag ganong ratio ng mga ingredients ang gagamitin ninyo. 1:1. O, diba? So, tatakpan lang natin yan, mga idol, para ilagay natin sa ref. Diba? Kaya nga nang nasabi ko, masarap yung ganitong dessert kapag kamalamig talaga. So, thank you for watching. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayan, mag-subscribe na kayo, mga idol. Paki-like and share na rin tong ating video. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga ganap sa aking YouTube channel. Ayan, nagla-livestream din po tayo every 6 a.m. Pinas time. Normally, every other day yung ating livestream, pero ngayon siguro gawin lang natin twice a week or once a week, depende sa mood natin. Alright, mga idol, nakita nyo, walang laman yung aming ref. God bless everyone. See you again sa ating susunod na vlog. Love you all.